Nabalitaan ng mga Pariseo na mas marami na ang mga tagasunod ni Jesus kaysa kay Juan, at mas marami na ang nabautismohan niya, kahit na hindi mismong si Jesus ang nagbabautismo, kundi ang mga tagasunod niya. Nang malaman ni Jesus na nabalitaan ito ng mga Pariseo, umalis siya sa Judea at bumalik sa Galilea. Para makabalik sa Galilea, kailangan niyang dumaan sa Samaria. Nang dumadaan na sila sa Samaria, dumating sila sa isang bayan na tinatawag na Sikar. Malapit sa lupaing ibinigay ni Jacob sa anak niyang si Jose. May balon doon na ginawa ni Jacob. Dahil tanghaling tapat na noon at pagod na si Jesus sa paglalakbay, umupo siya sa tabi ng balon para magpahinga. Tumuloy naman ang mga tagasunod niya sa bayan upang bumili ng pagkain. Habang nakaupo si Jesus, dumating ang isang babaeng taga-Samaria para umigib. Sinabi ni Jesus sa kanya, "Pwede bang makiinom?" Sumagot ang babae, "Kayo po ay isang Hudyo, at ako ay Samaritano, at babae pa. Bakit po kayo makikiinom sa akin?" Sinabi niya ito dahil hindi nakikitungo ang mga Hudyo sa mga Samaritano. Sinabi ni Jesus sa babae, "Kung alam mo lang ang ipinagkakaloob ng Diyos, at kung sino ang nakikiinom sa iyo, baka ikaw pa ang manghingi sa akin para bigyan kita ng tubig na nagbibigay buhay." Sinabi ng babae, "Malalim po ang balon at wala kayong pang-igib. Saan po kayo kukuha ng tubig na nagbibigay buhay? Higit pa po ba kayo sa ating ninuno na si Jacob na humukay ng balong ito? Siya at ang mga anak niya, pati ang mga hayop niya ay dito umiinom noong araw." Sumagot si Jesus, "Ang lahat ng umiinom ng tubig na ito'y muling mauuhaw, pero ang sinumang iinom ng tubig na ibibigay ko ay hindi na muling mauuhaw. Dahil ang tubig na ibibigay ko ay magiging tulad ng isang bukal sa loob niya na magbibigay ng buhay na walang hanggan." Sinabi ng babae, "Bigyan niyo po ako ng tubig na sinasabi niyo upang hindi na ako muling mauuhaw at hindi ko na kailangan pang pumarito para umigib." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Umuwi ka muna at isama mo rito ang iyong asawa." "Wala po akong asawa," sagot ng babae. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Tama ang sinabi mo na wala kang asawa, dahil lima na ang naging asawa mo, at ang kinakasama mo ngayon ay hindi mo tunay na asawa. Nagsasabi ka nga ng totoo." Sumagot ang babae, "Sa tingin ko, isa po kayong propeta. Ang aming mga ninuno ay sumamba sa Diyos sa bundok na ito, pero kayong mga Hudyo ay nagsasabi na sa Jerusalem lang dapat sumamba ang mga tao." Sinabi ni Jesus sa kanya, "Maniwala ka sa akin. Darating ang panahon na hindi na kayo sasamba sa Ama sa bundok na ito o sa Jerusalem. Kayo na mga Samaritano ay hindi nakakakilala sa sinasamba ninyo. Ngunit kilala naming mga Hudyo ang aming sinasamba, dahil sa pamamagitan namin ay ililigtas ng Diyos ang mga tao. Tandaan mo, darating ang panahon, at narito na nga, na ang mga tunay na sumasamba ay sasamba sa Ama sa Espiritu at Katotohanan. Ganito ang uri ng mga sumasamba na hinahanap ng Ama. Ang Diyos ay Espiritu, kaya ang sumasamba sa Kanya ay dapat sumamba sa pamamagitan ng Espiritu at Katotohanan." Sinabi ng babae, "Nalalaman ko pong darating ang Mesiyas na tinatawag ding Kristo, at pagdating niya ipapaliwanag niya sa amin ang lahat ng bagay." Sinabi ni Jesus sa kanya, "Akong nagsasalita sa iyo ngayon ang tinutukoy mo." Nang sandaling iyon, dumating ang mga tagasunod ni Jesus. Nagtaka sila nang madat na nilang nakikipag-usap siya sa isang babae. Pero wala ni isa man sa kanila ang nagtanong kung ano ang kailangan niya. At hindi rin sila nagtanong kay Jesus kung bakit nakikipag-usap siya sa babae. Iniwan ng babae ang kanyang banga, bumalik sa bayan at sinabi sa mga tagaroon, "Halikayo, ipapakita ko sa inyo ang taong alam na alam ang lahat ng ginawa ko. Maaring siya na nga ang Kristo." Kaya pinuntahan ng mga tao si Jesus. Samantala, pinapakiusapan ng mga tagasunod niya si Jesus na kumain na. Pero sumagot si Jesus, "May pagkain akong hindi ninyo alam." Kaya nagtanungan ng mga tagasunod niya, "May nagdala kaya sa kanya ng pagkain?" Sinabi ni Jesus sa kanila, "Ang pagkain ko ay ang pagsunod sa kalooban ng nagsugo sa akin.
at ang pagtupad sa kanyang ipinapagawa. Hindi ba sinasabi niyo na 4 na buwan pa bago ang anihan? Ngunit sinasabi ko sa inyo, anihan na. Tingnan niyo ang mga taong dumarating para silang mga pananim sa bukid na hinugna at pwede nang anihin. Kayong mga tagapag-ani ay tatanggap ng gantimpala mula sa Diyos. At ang mga taong inaani ninyo ay bibigyan niya ng buhay na walang hanggan. Kaya magkasamang matutuwa ang nagtanim ng salita ng Diyos at ang nag-ani. Totoo ang kasabihang, iba ang nagtatanim at iba rin ang umaani. Sinugo ko kayo upang anihin ang hindi ninyo itinanim. Iba ang nagtanim ng salita ng Diyos at kayo ang umaani ng kanilang pinaghirapan.